Ang pagbebenta ng bahay ay isang mahirap na desisyon. Marami sa kanila ay may matinding alaala sa kanilang mga tahanan at ang iba naman ay hindi nakakakuha ng sapat na pera bilang kapalit ito. Kaya naman narito ang ilan sa mga tao na tumangging ibenta ang kanilang tahanan at dahil ito sa maraming kadahilanan. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 10, Austin Springs. Sa downtown Washington, sa panahon ng kasagsagan ng real estate, si Austin Springs ang nagmamay-ari ng isang townhouse na kung saan nagsisimula ang mga developer na magtayo ng maraming kondo at opisina. Dinumog siya ng maraming developer sa kanyang opisina at nag-aalok ng malaking halaga para sa gusali na pinaglalagyan ng kanyang maliit na architecture firm noong 1980s. Bawat oras ay sinabi sa kanila ni Springs na hindi at mas inalokan pa siya ng maraming pera. At pagkatapos pa nga nito noong ang pag-alok ay natapos na, nangako siyang gagawing pizzeria ang kanyang lugar na kung saan magpapakain ng mga newcomers. Noong mga panahon na si Springs ay inalokan ng gabundok na pera, naging usap-usapan din siya sa Washington at higit pa. Makalipas ang 4 na taon, ang Black Long Crater na nakapalibot sa mga sanga ng kanyang gusali ay inokupahan ng glass deal at brick tower at hindi na din nagbukas ang pizzeria. Matapos magbanta ang kanyang bangko para sa foreclosure, naisipan niya na din na ibenta ang kanyang ari-arian at ito ay may halagang 1.5 million. Halos kalahati ng dating inaasahan ng isang developer na ibayad sa kanya. Sa uli na ibenta niya ang kanyang bahay noong 2011 sa halagang $750,000 lamang. Number 9, Young. Sa unang tingin, ang bahay na ito ay mukhang nasa gitna ng isang napakalaking pagsabog. Subalit, kahit papaano, ito ay nakatayo pa din. Subalit, ang tatlong palapag na gusali sa Yishai Hubei Province ay nasa gitna ng isang construction ng isang high-tech industrial park at naging biktima ng mabilis na urban development ng China. Ang nag-iisang bahay na napapaligiran ng mga tambak na dumi na iniwan ng patuloy na pagtatayo ay pagmamayari ng isang lalaki na may apelyido na Yang na tumangging lumipat sa loob ng 2 taong pakikipaglaban sa lokal na pamahalaan. Noong 2012 si Mr. Yang ay hindi sumang-ayon sa relocation compensation amount ng mga authority at pagkatapos pa nga nito ay pinutol ang developer ang kanyang kuryente at tubig. Parehong si Mr. Yang at ang kanyang pamilya ay umalis sa bahay upang lumipat sa inuupahang bahay habang nanganganak ang kanyang manugang. Dahil sa mga kadahilanan ng pang-ekonomiya, sila ay lumipat mula noon. Napipilitan silang mag-ipon ng tubig mula sa isang ilog na may higit 1 kilometro ang layo. At para sa liwanag, gumagamit sila ng mga kandila at lampara. Patigasan na lang. Number 8, Chinese motorway is cut in half. Isang bagong motorway sa China ang nahati sa dalawa. Matapos tumanggi ang isang may-ari ng bahay na ibenta ang kanilang bahay sa mga developer, ang may-ari na hindi nagpapakilala ay nakatira sa Lulo neighborhood ng Shanghai District sa Ningbo, isang lalawigan sa Jiayong sa East China. Ang mga driver na gumagamit ng motorway ay kailangan na ngayon magmaneho sa paligid ng Neilaus habang nagde-decide ang may-ari nito. Number 7, Maysfield, mall built around home. Sa neighborhood ng Seattle, may isang malaking shopping mall na may kakaibang butas sa gitna ng gusali. Sa loob ng puwang na yon ay mayroong isang maliit na kamangha-manghang bahay na may nakakabilib na kwento na sinasabi ng ilan na naging inspiration ng Pixar. Sa edad 84, nasaksiyan ni Maysfield ang kakaibang tahimik na neighborhood ng Ballard na naging maunlad na. Ang mga lumang bahay ay pinalitan ng mga boutique shop at ang mga kainan ay pinalitan ng mga kondo. Nang dumating ang mga developer at may kasamang mga bulldozer at pinaplanong wasakin ng kanyang bahay para gawing shopping mall, tumanggi siyang ibenta ito kahit na inalok siya ng maraming pera. Ang mga developer ay walang pagpipilian kundi magtayo sa paligid niya. At gaya ng ginawa nila, nagkaroon siya ng hindi malamang pakikipaglaban sa pinuno ng isang kontratista na si Barry Martin. Nakita niya ang kanyang sarili na inaalagaan si Edith. Kinukuha ang kanyang gamot, pinamimili at maging pakikipagbanding sa babaeng matigas ang ulo. Nang pumano si Edith sa edad na 87, pinauwi niya na lang si Barry. Number 6, Lu Baojian. Isang lone apartment building ang nakatayo sa gitna ng bagong gawang kalsada. Matapos ang matandang mag-asawa ay tumangging lumipat. Iginiiti Lu Baojian at ang kanyang asawa na manirahan sa kalahating giniba na gusali sa lungsod ng Winling sa Jiayong Province, China. Dahil naniniwala sila na hindi sapat ang relocation compensation na inalok ng gobyerno.
Sa ngayon ang natitirang gusali na nakatayo ay naging isang kakaibang tanawin dahil na din ang mga sasakyan ay nagmamaneho sa paligid ito habang ang mag-asawa ay nananatiling nakatira sa loob. At upang matiyak ang kaligtasan ng mag-asawa, ang mga katabing silid sa gusali ay naiwang buo. Subalit, lahat ng kanilang mga kapitbahay ay lumipat ayon sa local media. Number 5, Niu Chuanggen at Zhang Yonghyun. Noong 2012, ang dalawang to ay nangahas na humarang sa isang local property development sa lalawigan ng Shandong. Ang resulta ang determinado mag-asawa na parehong 60 ay naiwang stranded sa kanilang maliit na lupa habang sa kanilang paligid ay hinukay na ang lupa at itinayo na ang mga skyscraper. Ang matibay na mag-asawa ay regular na pinagbabantaan ng mga gangster at kailangan ipagtanggol ang kanilang sarili sa ilang mga pagtatangka na illegal na gibain ng kanilang magulong tahanan. Ang kanilang utilities ay naputol noong 2009 nang simula ng isang local developer ang pagtatayo ng duswe-duswenang matataas na gusali sa lugar. Number 4, Nail House. Kung hindi mo kaya magtayo dito, magtayo ka na lang sa paligid ito. Ang mga city planner ay talagang sineryoso ang payo na ito. Ang motorway builders ay inikutan ng tahanan ng tatlong Chinese family na may sapat na lane na flyover. Matapos silang tumanggi na magbigay daan sa mga bulldozer, ang mga demolition team at ang Gwangyu ay nagplanong sirain ang mga tahanan upang ikonekta ang network ng kalsada ng lungsod sa isang bagong bukas sa tunnel sa ilalim ng Pearl River. Subalit, dahil ang mga may-ari ay tumangging magbenta, kailangan nilang gumawa ng pagsasaayos sa construction. Ang ilang mga gumagamit ng internet ay nagbiro na ang mga authority ay nagbigay ng mga holdout homes na may 360-degree road view. Number 3, Million Dollar Corner. Sa loob ng ilang dekada, ito ay nakatayo sa likod ng mga billboard at hindi man lang ito napapansin ng mga mamimili. Subalit, ang mga lumang larawan ay nagpapakita ng isang limang palapag na gusali na nakausli na parang sword thumb sa harap ng pinaka-iconic department store sa buong mundo. Bagaman nagpapaupa si Macy ng ad space dito, ang limang palapag na gusali ay hindi kailanman naging pagmamay-ari ng tindahan at isa sa pinakasikat na holdout sa New York sa kasaysayan ng real estate. Nagsimula ang lahat noong 1900s nang si Macy noon ay matatagpuan sa West 14th Street. Nagsimula ang pagkuha ng lupa sa Herald Square para sa malaking shopping mecca dito. Nagkaroon ng verbal agreement si Macy na bumili ng plot sa kanto ng 34th at Broadway. Subalit, isang ahente ang nakapunto sa lugar. Ang limang palapag na gusali sa sulok na yon ay binili ni Robert H. Smith sa halagang $375,000, isang hindi kapanipaniwalang halaga. Ito ang ideya upang hadlangan si Macy mula sa pagiging pinakamalaking tindahan sa buong mundo. Higit sa lahat ay ipinapalagay na si Smith na kapitbahay ng tindahan ni Macy sa 14th Street ay kumikilos sa ngalan ni Siegel Copper na nagtayo ng inaakala nilang pinakamalaking tindahan sa mundo sa 6th Avenue noong 1896. Number 2, Chinese Highway Built Around the Farm. Ang mga driver sa isang highway na itinayo noong 2014 ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang kalsada patungo kung saan nang natamaan nila ang isang buong bukid na nakaharang sa ruta. Karamihan sa mga residente ay tumanggap ng mga pay package para umalis at payagan ang pagtatayo ng isang highway. Subalit, ang magsasaka na si Ye, 72 years old, at ang kanyang asawa na si Shen, 71, ay naisip na hindi sila inalok ng sapat kaya sila nanatili. Nang ayaw nilang makaligtaan ng deadline, ang local council ay nagtayo na lamang sa gilid ito. Ngayon ang farm ni Mr. Tan ay binakuran at tahanan ng isang kambing at ilang manok sa highway sa silangang Shandong ng China Province. Ang mga maliit na sasakyan ay maaaring lumibot sa isang makitid na daanan. Gayunpaman ang malalaking truck ay kailangan bumalik. Binatikos ng mga motorista ang mga construction worker dahil sa hindi pag-abiso tungkol sa balakid na hindi lumalabas sa GPS. Number 1, Farm in the Middle of a Japanese Airport. Sa Narita Airport, Japan, ang magsasaka ay tumangging hatiin ang kanilang lupa at ito ay matatagpuan na nangyari sa gitna ng paliparan. Ang masakamamangha dito, malapit lang sila sa runway at wala silang pakialam na maranasan ng pagyanig sa tuwing magka-takeoff o lalapag ang isang flight. Nang simulan ng pagbubukas ng airport, humigit-kumulang 90 eroplano bawat araw ang lumilipad sa kanilang distrito. Madalas sa isang altitude na kasing baba ng 40 meters habang sila ay umaalis o lumilipat para sa landing. Ang ingay dito ay kadalasang lumalampas sa 100 decibels. Nagsimula ang lahat nang ang ilan sa mga residente ng Narita ay nagalit dahil sinusubukan ng gobyerno ng Japan na gumamit ng eminent domain upang maalis sila sa kanilang mga tahanan at sakahan. Ang resulta, nakipaglaban sila ng gusto sa mga legal na labanan
na nagpapahintulot sa kanila na panatilihin ang kanilang mga tahanan. Sa kalaunan ng gobyerno ay kumuha na lang ng sapat na lupa, maitayo lamang ang Narita Airport. Subalit, isang runway lamang at hindi tatlo gaya ng orihinal na binalak. Sa kabila ng mga tao na mapait at pagtutol, binuksan ang pasilidad noong 1978. Dalawang buwan matapos ang protesta na kung saan ang makakaliwang grupo ay pinasok ang control tower at sinira ang mga kagamitan nito. Ito ang pinakamatagal at pinakanakamamatay na salungatan sa kasaysayan ng bansa pagkatapos ng ikalawang digmaan pandaigdig. Tumagal ito ng 39 years at tumitil ito ng halos 13 katao. Ang final act sa labanan ay lumabas noong 2005. Nang ipahayag ng authority ng paliparan na sumuko na ito sa pagsisikap na hikayati ng 7 mag-asaka na may hawak na maliit na lote na umaharang si Southern Expansion na ibenta ang kanilang lupa. Kakaiba. Ilan lamang to sa 10 tao na tumangging ilipat ang lokasyon ng kanilang bahay? Alin sa 10 ang nagustuhan mo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.